Hey guys, good morning! So for today's vlog ay day 5 na ng travel namin. And eto na rin yung last day namin dito sa cruise ship. So after namin mag-breakfast ay pababa na rin kami ng barko. Mga 8 a.m. na to. Buti na lang talaga nung nag-breakfast kami, dinala na namin yung mga bagahe namin. Kasi kung hindi, baka kami na yung last na bumaba ng barko. Imagine, nasa 4,000 passengers kami. So dito na pala kami bababa papuntang immigration. Scan lang namin yung passport and go to go ka na. So pagkalabas namin ng port ay didiretso na kami sa may train station. Bale, yung mga station na dinaanan namin papunta dito nung nakaraan ay doon lang rin kami babalik. So ayan na nga at nagmamadali na rin kami makabalik sa hotel kung saan kami nagstay dati para iwan tong mga bagahe namin. Hindi na rin kami nagpalit ng hotel para hindi maubos yung oras namin kakahanap ng location. Last night na rin kasi namin dito sa Singapore. Doggy! Grabe, sobrang haba rin talaga ng nilakad namin. Umabot rin ng halos 1 kilometro from port to station. And finally, andito na talaga kami. Nauna pa sa akin si Big Boss. Excited na talaga siya sa pupuntahan namin today. Kaya ayan, ang layo na namin sa isa't isa. The train at platform A will end its service at So ayan, tap lang natin yung card and makikita natin kung magkano na lang yung balance. So may 7.90 na lang siyang naiwan. So ayan, at papasok na kami ng train and sa may City Hall station kami bababa. Bale, pangatlong stop na yung City Hall galing dito. Doors are closing. Pagkalabas namin ay dumiretso lang kami sa kabila. Doon kasi kami sasakay papuntang Bugis Station. So, dito lang pala kayo titingin para malaman nyo kung tama yung station na pupuntahan nyo. And ayan, sa next station na kami bababa. Diba, madali lang? Upaw-paw-paw-pa! Bugis agad. And ayan, after ilang minutes na paghihintay, andito na rin agad yung train. Ang kagandahan kasi dito sa Singapore, mabilis lang talaga yung interval ng train. Kaya hindi ka mag-aantay ng matagal. So, dito na pala yung last stop namin and inabot lang ng mga 20 minutes yung travel time namin. So, ganun lang talaga kabilis at kadali mag-public transportation dito sa Singapore, guys. Nakaka-amaze talaga siya and masasabi mo talaga sa sarili mo na sana ganito rin sa Philippines. So, ayan, at itap muna natin ulit yung card para malaman natin kung magkano yung pamasahe. And umabot lang siya ng $1.19. O diba, ang mura lang niya, around 52 pesos lang. Tapos, ang bilis lang rin talaga ng biyahe, kaya sulit talaga siya. Eto na nga, at nakalabas na kami ng station and papunta na kami sa hotel namin para iwan muna yung mga bagahe. Ang ganap kasi namin today, guys, ay pupunta kami ng Universal Studios. Bus lang pala yung sinakyan namin para hindi na kami magpalipat-lipat. So, dito pala kami bumaba sa may Vivo City Mall. Dito kami sumakay ng Sentosa train papuntang Universal Studio. And ayan, at andito na talaga kami, guys. And makikita mo na dito yung malaking globo. So, before pala kami pumasok ay nagpicture-picture muna kami sa labas. Sobrang dami na kasi ng tao. Tapos, medyo makulimlim na rin. Buti na lang talaga at hindi lumakas yung ulan kanina. So, eto na nga at iniskanan nila yung QR code ng booking namin. Sa online lang pala ako nag-book para less hassle na. Okay pala to. Rain or shine. Kundo. Wow. Parang pala rin ah. Parang Disneyland lang din. So, eto na nga at busy-busy na yung mga tao dito mag-picture. Pero kami, uunahin muna namin yung mga rides habang hindi pa umuulan. Mga 11 a.m. na rin kasi. So, eto pala yung Sesame Street and pumasok kami dyan, guys. Kaso, sobrang haba ng pila kaya lumabas na rin kami ulit. So, before kami sasakay ng mga rides ay magpapa-picture muna kami kay Bumblebee. Lieutenant Bumblebee, you may continue the recruitment. Make sure to protect these people. Good luck, soldier. And sa wakas, guys, kami na. Mabilis lang rin naman yung pila namin. Okay.
So, after namin kay Transformer, ay naghanap muna kami ng rides na chill lang para naman hindi kami haggard agad. And eto nga yung una naming nakita. Ang maganda, wala pa masyadong pila. Kaya ayan, diretso kami agad sa harap. After ng batch na to, ay kami na rin agad yung susunod. Hindi siya extreme, pero dito yung unang hilo namin. After ilang minutes, ay kami na rin agad yung sumunod. Hello nga pala sa couple na to na nakasabayan namin mag-Universal Studio na from Cebu. Same hotel kami and nakasabayan namin silang sumakay ng bus kanina. Guys, after namin magpakahilo ay nag-iisip kami kung sasakay ba kami sa roller coaster na to. So ayun na nga at napili na namin wag na lang sumakay, baka dito pa kami mahimatay. Ang tagal pa naman matapos, dumiretso na nga agad kami dito sa May Damami. So before pala kami pumasok dito ay nilagay muna namin yung mga gamit namin sa locker. Grabe guys, wala talaga kaming idea kung anong klaseng rides to. Akala ko talaga na sasakay lang siya ng train tapos iikot na parang nagte-treasure hunting. Yun pala, sobrang extreme ng rides na to. Akala talaga namin hindi na kami makalabas ng buhay. At dahil nga naubos na yung energy namin sa Damami, eto naman yung trinay namin. At least dito, uupo lang kami. Nakaka-enjoy rin talaga tong rides na to, lalo na kung may kasama kang bata. So, one round lang pala to, kaya kung gusto mong sumakay ulit, ay pipila ka ulit. After nga namin sa Treasure Hunter, ay papunta na kami sa Jurassic Park. Ayan na nga, at marami na ring tao. Kahit weekdays, lalo na siguro kung weekend. Dito pa nga sa entrance, ay manakita na kaming rides na pwede naming sakyan mamaya. Uy! Pagkapasok nga namin dito sa May Jurassic Park, eto na agad yung una naming pinuntahan. Mga around 30 minutes yun kaming pumila dito. Pagkasakay nga namin dito guys, ay grabe talaga yung sigaw namin. And nakakahilo talaga siya. Dito naman guys, ay kailangan mo talaga magdala ng extra na damit or mag-raincoat ka kasi mababasa ka talaga dito. Welcome back. We hope you enjoyed your tour. All of us at the Jurassic Park Rocket Adventure hope to see you again soon. And enjoy the rest of your day here at Jurassic Park. After nga namin mag-Jurassic Park ay dito naman kami sa May Far Far Away. Maraming mga bilihan ng mga souvenir dito and marami rin mga kainan. Nag-picture lang pala kami ni Big Boss dito sa May Castle. After namin mag-Far Far Away ay naglakad na rin kami papuntang exit. Pagod na rin kasi kami at gutom na. Before pala kami umuwi ay dumaan muna kami dito sa May Souvenir Shop. Naghahanap kasi kami ng ref magnet. Gabi na nga nung nakauwi kami. Hindi ko na nga na video yung mga ganap namin after namin mag Universal Studio. Nalobat na kasi yung camera ko. After nga pala namin mag Universal Studio ay dumiretso na kami sa May Vivo City. Doon na kasi kami nag-lunch. So dito pala yung Arab Street kung saan kami nagsistay. Gustong gusto ko talaga dito paggabi kasi sobrang dami ng tao. Before pala kami umuwi ng hotel ay dumaan muna kami dito sa May 7-Eleven. May naiwan pa kasi kaming Singaporean dollar kaya uubusin muna namin. Papakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga product na binibenta nila dito. Para na rin may idea kayo kung magkano. Yung mga inumin pala nila dito ay nagre-range ng $1 to $3. Yung mga sandwich naman at burger ay nasa $3. Yung mga cup noodles naman ay nasa $2. Bumili lang kami ni Big Boss ng tuna sandwich, water, cup noodles, and onigiri. So before natin kainin yan, ay picture-picture muna. So after namin mag 7-Eleven, ay bumalik na rin agad kami sa hotel. Moro tayo gikingnan guys! Bye!